right, guys. So may natira kami ritong 1/2 plywood. So gagawa natin ng box itong mixer natin, Yamaha YM60. Gawa natin yun ng box. So ang size niyan is 40 cm by 35 cm by 16 cm. So yun yung ihahati natin dito. Loob at loob yan. Alright, let's go. Yan na, nahati ko na. Okay. Alright, guys. Ito na. Nagawa na natin yung pinaka-box niya. And then, yan. Hati natin yan sa gitna. Sa pinaka-lock. Twist lock natin. Nilagyan ko na ng abang. And then, ngayon, pinturahan na natin siya. So, iliha muna natin para medyo makinis. Then, meron tayong mga tira-tira dito. Yan. So, ito, guys. Pininturahan ko muna yung loob. So, well, guys. Ayan. Napinturahan na natin. So, eksakto, no? Sobrang init ng araw. So, sana matuyo siya ng mabilis para malagyan na natin siya ng mga accessories after natin mapatuyo mamaya. Siguro mga around 6 o'clock tuyo na to. So well guys, eto na, natuyo na yung ating ginagawang box. So meron tayo dito mga nabili, no? Mga tang and groove yan. Pati yung mga ano, angular. Yan. Madami na tayong nabili. So kung meron tayong mga gagawin, marami. So at least may nakaredy na tayo, no? And then ang aking cutting machine, etong ano, grinder stand. Ito, angle grinder stand. So diyan lang kami nagka-cut nitong mga aluminum. So kakat ko muna lahat and then tsaka natin i-rivet. So ito, nakapag-sample na tayo. Hindi na ako nag-angle dito kasi personal use naman 'to. So meron naman tayo dito ang ano, L bracket mamaya. No. Cut muna natin lahat 'to. So yung tang and groove natin na lagi na hati na natin. Okay na siya. Alright. So next na gagawin natin diyan is itong angular width groove. So, angular width groove. Ito yun, yung may groove. Ayan. Ayan, yung may groove na yan. Mas matibay kasi to kesa sa straight. Mas matibay yan. Tapos, nakat na natin yung mga aluminum angle width groove. Ayan. Ito, mga pang siding siya dito. And then, ito yung L bracket dito. And then, itong lock. Tapos, itong nabili kong corner ball. Ang laki pala. Pero, okay naman. Kaya na yan. I-carry na yan. Ito tayo magagawa eh. So, nabili na natin to. Ito na lang ilalagay natin. Laki lang tignan pero okay na siya. Okay naman siya. And then yung handle, hinahanap ko yung handle ko, di ko makita. Pero may handle ako niyan. So, ang gagawin na lang natin is i-rivet na lang natin ito. So, guys, no. Ito yung binili nating blind rivets. Yan. So,
5 by 32 by 3/4. Yo, so well guys, no. Nalagay na natin ang mga accessories. Yan. So hindi pa siya kompleto ng mga rivet. So well guys, no. Enam, tatapos na. So ito na lang pang ibabaw na lang kulang ko. So lahat na yan meron. Alright guys, yan o. Okay na siya. Nakapit natin lang. So, yung iba, no, naglalagay ng, ano, ng rubber matting dito. So, ang gagawin natin ngayon, ay gagamitin natin yung foam ng casing niya ito sa gilid para hindi na rin siya magalaw once nasinara ko. So, siya yung magsisilbing protection dito sa gilid. Pakita ko. So, to guys. So, yan. So, exacto siya. Ang gagawin natin dyan, hatiin lang natin yan dito. Para nakafix na siya. And then, i-rubbin natin. Pasok siya, di ba? So, hindi masusugatan ang ano natin, ang mixer. So, hatiin natin yan dito. So, yun guys, no, hinati na natin siya. Hati. Ito yung palahati niya. Hinati na natin siya. So, kasya na ngayon to. Pwede na natin siya mailagay. Alright. Dali lang. Malagay pag isa lang kamay. Pero kung yan. Tapos simit lang natin dito. Mas maganda kasi mas mahigpit para hindi nauga talaga. So yan. Nice. So may kaan na siya. So kaya pa nating lagay dito. So, protected siya sa mga gilid. Ayan. So, mas maganda siguro kung naka-rugby. No? I-rugby natin. So, guys, ito yung kalahati niya, no? Ito yung naghati natin. Lalagay natin dyan. I-rugby din natin yan. Siguro kung kulayan natin to ng black mas maganda, pero kahit hindi na siguro kulayan yan, cool naman tignan, diba? Ito guys, may tira-tira ulit tayong rugby. Yan, rugby lang natin tong gilid to, tsaka to, tsaka yung ilalim nito. Yan, dito punta para matikit natin siya. Alright guys, no? So natapos natin tong isang project natin for this Yamaha mixer travel case or yung tour case. So nakatipid tayo dito, no? Siguro umabot lang tayo dito. Ang gastos natin siguro dito is ito, 220, so 440. Tapos 30 pesos ang isa times 8 is
240 rin. So 660, 720 na. And then 30 pesos din sa nitong corner ball, 230 to 30 plus 240 is ilan na 'yon? 960. So total 960 plus ito 107 pares. 960 plus 107 is ilan na 'yon? 1,000 1,067. So yung mga ito naman nag yung mga ito naman nakuha lang natin sa labas, no? So in total, no, 1,067 plus pagod, so siguro mga 1,500 yan. Yung handle, no, hindi ko makita yung handle eh. Pero no handle, pero mga nasa ano lang yun siguro, mga nasa 50 plus lang yun eh. So mga 1,500 nga nakuha natin to, no. Plus yung mga extra na mga gamit natin sa bahay. So itong gamit natin ito, nakakuha tayo ng magandang kaha ng ating mixer sa 1,500. Alright? So sa lahat pala ng nanood hanggang dulo, maraming maraming salamat sa inyo. Naway patuloy niyo subaybayan ng Back Studio sa kanilang mga events, sa mga gumagawa ng ganito. Yan. Maraming salamat pala sa inyo. Thank you and God bless.